Sa loob lamang na 3 oras ay natapos ni Janet ang kanyang design. Pagkatapos ay nahiga muna sa kama upang ipahinga ang kanyang nangangaling na batok at likod. She wanted to impress George, not because she was one of the most eligible bachelors in town and she was interested to him, but because he was her new boss. Gusto niyang patunayan ang galing niya sa bagong larangang pinili niya. Ayaw niyang maalala lamang siya bilang dating modelo, kung hindi ang makilala rin sa husay niya sa kanyang bagong profesyon. But she must admit, the minute the magnetic and sexy young millionaire came on the scene, her body had started reacting, and she could see that the attraction was mutual. Pero hindi siya umiwas sa mga lalaki pagkatapos siyang sakta ni Samuel para lang mahulog kay George Montefalcone. Nagka-trauma na siya, baka hindi na niya kayanin ang panibagong sakit. Kung mas magiging maingat siya, mas malayo siya sa panibagong kabiguan. Maya-maya ay bumangon siya at tumawag sa front desk. Nagpa-connect siya sa kwarto ni George. "Hello, sir," bati niya rito sa kabilang linya. "Janet?" paniniyak nito. "Yes, sir," kumpirma niya. "I'm through with my design pala. I'm ready to discuss it with you." "Okay, it's just on time for dinner. Let's meet at the lobby at 7:30 if it's okay with you." "It's fine with me, sir." Nagtuloy siya sa bathroom para mag-shower. Pagkatapos ay naghanap siya ng maisusuot mula sa mga dala niyang damit. Jeans at blouses ang karamihan. Mas naging simple na ang pagdadala niya ng sarili mula na mag-lie low siya sa pagmomodelo. Madalas ay naka-casual attire lamang siya. Ang napili niya isang striped cream off-shoulder blouse na tinernohan niya ng chocolate brown flare. Lip gloss at face powder lamang ang in-apply niya. Nag-spray din siya ng kaunting cologne. She surveyed her appearance again as she put the final pin in the sleek French roll on back of her head. Pero parang hindi siya nakontento sa nakikita niya sa salamin. May nagudyok sa kanya na maglagay ng kaunting makeup at magpalit ng mas pambabae na kasuotan para maging maganda ang itsura niya para sa hapunan kasama si George. Isang body hugging black blouse ang ipinalit niya. Pinalitan din niya ng body hugging white pants ang pang-ibaba niya. Nilagyan niya ng kaunting mascara ang kanyang mga eyelashes. Nag-apply siya ng pressed powder. Pinapula ang kanyang mga pisngi sa pamamagitan ng blusher at nagpahid siya ng kaunting lipstick. Ang buhok niya na kanina ay nakaipon sa likod ay pinakawalan niya at hinayaang lumadlad sa kanyang likod. Napangiti siya. Higit na nasiyahan siya sa itsura niya pagkatapos. Mas nagkaroon ng dating, mas sexy siyang tingnan. Pero bakit ba gusto niya maging maganda sa paningin ni George? Hindi ba ayaw na nga niya ng involvement sa kahit sinong lalaki? Ang sabi ng isip niya, panahon na para muli siyang magsimula pagkatapos ng kabiguan niya kay Samuel. But her heart and body said otherwise. Stupid, stupid, stupid. Pero hindi na uli siya nagpalit dahil pasado alas 7 na. Nakakahiya kay George kung paghihintayin niya ito ng matagal. Natanaw na ni Janet si George sa lobby na nakatayo at naghihintay. Nilapitan niya agad ito, projecting a confidence that was only skin deep. Because deep inside her, she was as nervous as the first time she walked on the catwalk. George was wearing jeans and jacket. Itim ang undershirt nito na hindi nagawang ikubli ang lean body nito. Ngumiti siya ng ilang hakbang na lamang ang layo niya mula rito. "Saan tayo magdi-dinner, sir? Parang type kong kumain ng Japanese food ngayong gabi," sabi nito. "At hindi sila nagsiserve ng Japanese food dito." Sabay silang naglakad palabas ng hotel. Nakakailang hakbang pa lamang sila nang iumang ni George ang isang braso nito. May kaunting pag-aalinlangan ay kinawit niya ang kanyang braso sa braso nito. And the touch of his skin made her shiver inside. Mukhang kakailanganin niya ng marami-raming bala laban sa nag-uumapaw na sex appeal nito. Inalalayan siya nito hanggang makalulan sila sa sasakyan. Kinuha nito sa kanya ang nakarol yung design plan na hawak niya. "Janet is an Italian name," sabi nito sa kanya habang tumatakbo na sasakyan patungo sa destinasyon nila. "May Italian blood ka ba?" "Wala, sir. I was actually named after my paternal grandmother na may Spanish blood. Kamukha ko raw kasi siya, lalo ng brown eyes niya." "I see. Akala ko kasi pareho tayo may dugong Italiano. Hindi naman matangkad ang karaniwang Italiano, hindi ba? Bakit 6-footer kayo?" "Yes. Mabuti na lang at nakuha ko ang height ng daddy ko. He's 6'5". Malasyak O'Neal pala ang father niyo, sir. Siguro pang beauty queen din ang height ng sister niyo." Napansin niya sa halip na sagutin nito iyon ay kagat na nawala ang ngiti sa mga labi nito.
hindi maiwasang magtaka ni Janet. Ano ang naalala nito mula sa itinanong niya? Bago pa niya matanong kung bakit tila nalungkot ito, ay muling umiti ito. Nakuha ng only sister ko ang height ng mami namin. May lungkot pa rin sa tinig nito. May ate Estelina. Sinundan nito iyon ng buntong hininga. My beloved sister. Bakit para nalungkot ka nang banggitin ko siya? Hindi niya alam kung tama ang pagtatanong niya pero hindi niya matiis na kimkimin sa sarili ang tanong na iyon. Muling lumungkot ang mukha nito. Nasa isang institution siya, inaalagaan ng ilang espesyalista. Inaalagaan? Why? What happened to her? She's like a living dead now. Buhay siya pero hindi nagsasalita. Tulala. Natigilan si Janet. Bakit nagkaganon, sir? Hindi niya nakayanan na sakit na dulot ng pagtalikod at panuloko sa kanya na lalaking minahal niya na sobra. Bigla siya natahimik. Sintunado yata ang mga pagtatanong niya kay George. Hindi naman kasi niya inaasahan na may masasagi siyang sensitibong bahagi ng buhay nito. She lost everything. Her dignity, her future, her business. Malungkot ang tinig na patuloy nito. Hindi niya inakalang magbubukas ito ng ganong kaselang sekreto ng buhay nito, samantalang kahapon lamang sila nagkakilala ng personal. Siya na ang nagbago ng topic para ilayo sa malungkot na pangyayari ang isip nito. Ang mother niyo, sir, anong height niya? He smiled again. Tila bumalik ang saya nito nang maisip ang ina nito. She's the shortest in the family. 5'2 lang siya. And your father is a towering 6'5? Yes, there is more than a foot disparity in their heights. But I can never remember them seeing like they did not fit. Siguro nga tamang sinasabi ng marami na love can be a great equalizer. Siguro nga, isasagot sana niya. Pero wala nang dating sa kanya ang magagandang bagay na kayang gawin ng true love. Akala niya noon, when you're in love, you own the world. Everything was beautiful. Walang lugar ang differences. Walang lugar ang anumang obstacles. Walang loneliness. Walang pain. Ngunit lahat ng iyon ay naglaho. At nagising siya sa isang realidad na ang pag-ibig ay may dalawang mukha. Magaling mandaya. Puno ng pagkukunwari. It was not as beautiful as she thought it was. Janet, something wrong? Pukaw ni George sa kanya nang marahil ay mapansin nitong natahimik siya. Wala sir, may naalala lang ako. Mukhang masyadong importante sa'yo ang kung ano mang naalala mo kaya hindi mo narinig ang sabihin kung nandito na tayo. Oh, I'm sorry. Natouch lang siguro ako sa sinabi mo tungkol sa sister mo. Nauna na itong bumaba ng sasakyan. At tulad ng dati ay inalalayan siya nitong maka-EBS kahit wala namang kahirap-hirap bumaba ng kotse. Gusto lang yata nitong palaging hinahawakan ng kamay niya. Hindi namang kalayuan ang Japanese restaurant sa hotel, kaya nakarating sila kaagad doon. Habang hinihintay nila ang kanilang order, ay nilatag na niya ang kanyang plano sa harap ni George. Nagustuhan naman ito ang design niya, pero nagbigay ito ng ilang suggestions na ikinonsidera naman niya. I'm sure, magandang kalalabasan niyan, sabi pa nito. Magkano kayang budget na kakailanganin natin dito? Medyo malaki, sir, pero estimate pa lang ito. Kailangan ko pang maghanap ng landscaping services at mamili ng materials. Okay lang ba kung ipasubcontract natin ito? Ako pa rin naman ang magsusupervise para hindi na tayo maghanap ng mga taong gagawa at ang kailangan natin ay marunong na sa landscaping. Tumaas na rin ang lahat ng landscaping materials. Dito pa naman sa Baguio, pagandahan ng landscaping. Pero hindi tayo magpapahuli. Pwede na nating simulan ng landscaping sa harap ng hotel kahit ongoing pa ang renovation. Tamang-tama, lalago pang mga halamang ilalagay ko bago matapos ang renovation. Okay, start whenever you want. Walang problema sa budget. Shop for the materials you need, sabi nito. Natagpuan niya ang kanyang sarili na nagpapahinga habang lumalalim ang gabi. They had spent an hour over dinner. Muling lumapit ang waiter sa kanila pagkatapos nila sa main course at itinanong nito kung ano ang gusto nilang dessert. Do you have a sweet tooth? Tanong ni George sa kanya. Why don't we try raspberry cream brulee? Masarap yon. Sige, pati anod na lamang niya. Nang dumating ang kanilang dessert ay namilog ang kanyang mga mata nang makita ang katakam-takam na itsura noon. Dinampot kaagad niya ang kutsarita upang simulang kainin ang masarap na dessert. Sunod-sunod ang subo ni Janet nang magustuhan ang dessert. Napatigil lang siya nang maramdaman ang tila pagtitig ni George sa kanya.
Para siyang napahiya kaya bigla niyang binitawan ang kutsarita. Pasensya ka na, sir. Para akong bata ngayon lang nakakain ng ganito. Simula na maging model kasi ako, umiwas na ako sa mga pagkaing may refined sugar at sa kahit anong processed food para maalagaan ang figure at complexion ko. Bumabawi lang ako ngayon. It's alright. Alam ko namang hindi all glamour ang modeling. Sabi nito nakamasid lang sa kanya. Kung kaya mong umubos ng tatlo niyan, sige lang, hindi ako masyadong particular sa figure na isang babae. It's the price we have to pay to look good. I beg to disagree, Janet. Para sa akin, hindi kailangan ng isang babae na magkaroon ng slim body para maging sexy. It's in her attitude, her confidence, and the way she caresses herself. Kapag ko ay sinipat nito ang katawan niya, kahit siguro magdagdag ka pa ng ilang pounds, you will still look sexy. Kaya kumain ka lang ng kumain. Enjoy life. Minsan lang tayong mabubuhay. And life is shorter than we expect it to be. Napangiti si Janet sa sinabi nito. Kasabay noon ay ang pag-iinit na kanya mga pisngi dahil sa narinig niyang compliment mula rito. Kung tutuusin, sanay na siya sa mga ganong papuri pagdating sa kanyang physical appearance na sanay na siyang makita ang kanyang katawan bilang kanyang kasangkapan sa pagmomodelo. Ngunit ang lalaking ito ang nagpamulat sa kanya ng kanyang sarili bilang isang babae. May kinalaman ba ang boyfriend mo sa maaga mong pagre-retiro sa modeling? Natigilan si Janet sa tanong na ibinato nito. Hindi naman, sir. I had always planned on retiring young enough to finish school and move on to a second career. Alam ko naman kasi hindi pang matagalan ang modeling career. Besides, it requires a great deal of dedication. Baka mahirapan akong gawin ang iba ko pang gustong gawin sa buhay ko. At kapag nagkaedad ako, matatabunan ako ng mas bata at mga bagong modelo. Pero bata ka pa para mag-retire. Marami ka pang pwedeng marating. Nagkibit-balikat si Janet. Nawalan na ako ng gana. Besides, I don't like the idea that most rich men see models as adornments. Karamihan sa kanila, mayabang kapag model ang kadate o girlfriend. Ginagawa kaming pang display. I must agree. I have some friends na models ang tinatarget na maging girlfriend. Pero hindi ako kasama sa mga ganong klase na lalaki. Sabi ni George. Pero hindi ka ba nanghihinayang na maaga mong iniwan ang modeling? I find regret a wasted emotion, sir. Kahit malungkot ang tinig niya ay pinilit niyang umiti. Pero lihim siyang natutuwa sa isiping impressed ito sa desisyon niyang talikuran ang pagmamodelo para sa isang mas pangmatagalang karir. Ang ex-boyfriend mo ba ang dahilan kaya ka nag-hire ng bodyguard for a while? Hindi ka agad siya nakasagot. Bakit parang maraming alam si George tungkol sa kanya? I don't wanna talk about that bastard. Kapag ko ay sabi ni Janet, sa kabila ng lahat, hindi niya inaasahang mag-i-enjoy siya sa dinner na iyon. To think it wasn't a date but a business dinner. Hindi kasi niya inaasahang ganong kasarap kasama at kausap si George. Thanks for the dinner, sir, sabi niya ng alalayan siya nito bumaba sa sakyan nito. Hindi ko makakalimutan ang dessert na kinain natin. Hayaan mo, mag-o-order ako ng ganon para sa'yo, sagot nito. Magpahinga ka na, kailangan na tayong magtrabaho bukas. Inihatid siya nito hanggang sa tapat ng elevator. Nagpaiwan pa ito sa ibaba dahil may mga kakausapin pa raw itong staff. Iniwanan niya ito ng ngiti bago sumara ang pinto ng elevator. Kinabukasan, mula nang magising si Janet, ay ilang ulit na niyang itinataboy sa isip niya ang itsura, amoy at ang ngiti ni George Montefalcon. Hindi siya dapat magpatangay sa atraksyong nararamdaman niya para dito. Nababaitan lang siguro siya rito. Wala pa siyang nakikitang hindi niya nagustuhan dito. But she didn't want to fall for another Samuel Sarmiento. She was smarter now. Even a brief contemplation of a relationship with a man like George would be stupidity itself as soon as possible. Kailangan na niya simulan ng landscaping sa harap ng hotel para makabalik na sila sa Maynila. Hindi niya gustong palagi sila magkasama ni George kahit sabihin pang trabaho ang naglapit sa kanila. Nag-aalala siyang lumampas sa personal level ang kanilang relasyon. Ngunit kagigising pa lang niya ay nakatanggap na agad siya ng tawag mula rito. Good morning, bati nito. May idea ba siya kung anong ginagawa ng sexy timbre ng boses nito sa kanyang kaloob-looban? Good morning din, sir. Napatingin siya sa relong suot niya. 6:20 pa lamang. Hindi niya inaasahang early riser pala ito at mukhang trabaho ang inaalmusal nito. We'll have a breakfast meeting with the senior architect para madiscuss natin further ang design plan mo at makonsolidate ang mga ideas niyo. Baka may kailangan siya i-consider sa renovation na ginagawa para sa
binabalak mong design? Tama, sir. Gusto ko kasing pakialaman ang ceiling sa lobby, sagot niya. Kaya lang kagigising ko lang. Can you give me at least 20 minutes? Oh, sure. Take your time. Pero huwag ka na masyadong magpaganda kahit fresh from the bed ka. Maganda ka pa rin. Napangiti siya sa sinabing iyon ni George. Mabuti na lamang si Janet at sa telepono na lamang sila nagkausap dahil kung magkaharap sila ay alam niyang hindi niya may tatago ang pagbablash niya. Hihintayin ka namin sa lobby. Okay, sir. See you in 20 minutes. Excited na naman siyang gumayak. Hindi man niya gusto, George's voice made that day promising. Sa harap ng breakfast, diniscuss ni Janet sa in-house senior architect ang design plan niya. Si George ay paminsan-minsan lamang nagbabat in. Ngunit ilang beses niya itong nahuhuling nakamasid sa kanya. Pakaramdam niya ay namumula ang kanyang katawan sa init. Bakit kailangan maging napaka-sexy na lalaking ito? He was tall and lean with muscles to die for. Muli ibinalik niya ang kanyang focus sa design plan niya. Napakalakas ng kapangyarihan ni George na mang-agaw ng atensyon at konsentrasyon. Kailangan niya mapaglabanan iyon. Nang matapos ang discussion, ay muli niya nilibot ang hotel para sa final listing niya ng mga kakailanganin sa interiors at sa landscaping. Pasasamahan kita kay Guido para may driver ka. No need, sir. I can take a cab. Sanay naman ako rito sa Baguio. Are you sure? Tumango siya. Okay, nandito lang ako sa hotel in case you need me. Nang maghiwalay sila ay pinakawalan niya sa pamamagitan ng buntong hininga ang lahat ng tensyong kanina ay ramdam na ramdam niya habang magkaharap sila ni George. Pagkatapos ay gumayak na siya para maghanap ng mga materyales na kakailanganin niya. Noon siya nakatanggap ng tawag sa kanyang cellphone mula kay Aya. Oh, kamusta na kayo ni Mr. Italian American? Nanunoks ang tanong nito na ikinatas ng mga kilay niya. Anong kamusta kami? Pure business ang reason ko kung bakit kami magkasama rito. No, ewan ko sa'yo. Wala man lang ba talagang epekto sa yung sex appeal ng boss mo? Habang ang ibang babae ay halos malaglag ang underwear kapag papalapit na siya? Graduate na ako dyan. Ayoko na maglalapit sa mga lalaking hindi kayang paghiwalayin ang business at emotion. I don't want to end up with another Samuel Sarmiento. George Montefalcon is different, sabi ni Aya. According to Rizzi, nakarating siya sa kinalalagyan niya ngayon dahil sa sipag, tiyaga at galing niya. He buys and salvage struggling companies. He worked hard to build up those companies. He earned his tycoon status. Hindi niya nakuha iyon dahil nagpakasal siya sa anak ng isang business tycoon. At hindi rin daw siya maluloko ng babae. Hindi katulad ng walang yung Samuel na yun na naiakyat ang sarili niya sa status na kinaroonan niya sa pamamagitan ng good looks at karisma niya sa mga ginamit niya. Tama na nga, sumasama ang pakiramdam ko kapag naalala kong konehong yun. Pagkatapos ng pag-uusap nila ni Aya ay naghanap siya sa local directory ng mga suppliers na maaring puntahan. Nagpaalam siya kay George. Kailangan ko na mag-canvas ng mga materials na kakailanganin ko para sa landscaping. Available naman ang halos lahat ng materials dito mismo sa Baguio. Sasamahan na kita. Kahit hindi na sir, kaya ko mag-isa. Bakit ba parang ayaw mo kong kasama? Gusto ko maglibot-libot. Nandito na rin tayo sa Baguio. We might as well enjoy the ambience, the weather, the view, and the food. Pwede naman nating i-combine ng trabaho sa kaunting pleasure, hindi ba? Okay, bahala kayo. Halos buong umaga sila naglibot sa paghahanap ng mga materyales na kakailanganin niya. Nakipag-usap na rin siya sa mga landscaping material suppliers para sa subcontract. Nagmukha tuloy alalay ni Janet si George dahil sunod lamang ito ng sunod sa kanya. Tumulong pa itong magbuhat ng mga binili niyang materyales. Sa isang flower shop and ornamental plant store ay may binili itong isang bukay na nagagandahang bulaklak. Hindi ko kakailanganin yan, sir, sabi niya rito. Sino may sabing para sa landscaping mo ito? Nagulat pa siya nang iabot nito iyon sa kanya nang makabalik siya sa sasakyan. This is for you, sabi nito. Napaawang ang kanyang mga labi. Para sa akin? Parang alanganin pa siyang kunin yun. Yeah, wala naman ako ibang kasama, hindi ba? Alangan naman kay Guido ko ibigay yan. Nagkibit siya ng mga balikat habang pinagmamasdan ng mga bulaklak. Para saan ba ang pagbibigay mo sa akin ng mga bulaklak na ito? I just feel like doing it. Actually, naalala ko kasi si Ate Stelina. She loves flowers. Bawat sulok ng bedroom niya ay may mga flowers. Ang terrace niya, pinapuno niya ng mga flowers plant.
At pagdungaw niya sa terrace niya sa bedroom ang flower garden na bubungad sa kanya. Yun ang na-request niya. Kaya nung mag-debut siya, kahit ako'y nahilo sa dami ng flowers sa venue. I was barely 3 din pero tandang-tanda ako ang dami ng flowers sa debut niya. Nabahira na naman ng lungkot ang mga mata nito nang mabanggit ang ate nito. Kaya nag-isip ni Janet na basagin ang emosyon nito. Nagugutom ako, sir. Baka pwede mag-lunch muna tayo. Oh sure, I was about to suggest that. Pagkatapos nilang mag-lunch ay inutusan ni George si Guido na dalhin sila sa Bornan Park. Naglibot-libot sila 5 years ago na siguro mula noong huling nakaakyat si Janet sa Baguio. Kaya in-enjoy niya ang weather. Pagkatapos ay nagaya si George sa grotto. Inalalayan siya nito sa pag-akyat sa 100 steps. Nagkatawanan pa sila nang pareho silang hingalin pagsapit pa lamang nila sa 48th step. Pero gusto niya ang pakiramdam na hawak nito ang isang kamay niya at inaalalayan siya nito. Naging mas madali sa kanya ang pag-akyat sa grotto. Doon ay nakita niya kung gaano ito kataimtim na nanalangin. Tila naging emotional pa nga ito, naisip niya ang tungkol sa kapatid siguro nito ang naging nilalaman na panalangin to. Hindi man niya inaasahang isang kasing powerful at kasing masculine ni George ay makikita niya sa ganong ayos. Hindi naman iyon nakabawas sa masculinity nito. On the contrary, masinangaan pa nga niya ito sa pagmamahal at pag-aalala nito para sa kapatid. Pabalik na sila sa sasakyan nang mapansin niyang kinukunan siya nito ng picture gamit ang cellphone nito. Sa kabilang banda, napansin din niyang kinukunan ito ng picture ng ilang kababaihang namamasyal din. Nagmistula celebrity ito at hindi siya nagtataka sa atensyong nakukuha nito mula sa mga kababaihang nakakasalubong nila sa park. Pulos trabaho na ang hinarap ni Janet pagbalik nila sa hotel. Sinimulan niya ang maaari niyang simulan. Nang sumapit ang gabi, ay nasa harapan rin siya ng hotel at patuloy sa pagtatrabaho. It's past 8. Bakit hindi ka pa magpahinga? Pukaw ni George sa kanya. Hindi pa ako inaantok, sir. Sabi niya saglit lang nilingon ng binata at itinuloy ang pagdedesenyo ng landscape na gagawin niya. Do you need some help? No, sir. Darating naman bukas ang mga tao na isinab-contract natin. Tinitingnan ko lang naman kung tama ang mga angulo ng mga ornamental plants na ilalagay namin bukas. Pareho pala tayong workaholic, sabi nito. Matagal siyang hindi kumibo. Nako-conscious siya dahil alam niya nakamasi dito sa kanya. Kailan kayo babalik ng Manila, sir? Kapag kuha'y tanong niya rito. Pinababalik mo na ba ako? Hindi ba dapat ay isabay na kita? 3 to 4 days ko pa matatapos itong landscape na ito and I don't think it's practical for you na hintayin pa ako matapos. I'm sure marami kang mas importanteng trabahong dapat harapin sa opisina kaysa bantayan ang ginagawa ko. He chuckled. Gusto ko ang pagiging straightforward mo, Janet. I hate pretension, sir, sabi niya. Pero sa panahon ngayon, you can run a company using a computer. Kaya walang problema kahit malayo ko sa opisina. Hindi siya kumibo. Ipagpabukas mo na yan, Janet. Hayaan niyo na po ako, sir. As your boss, I'm ordering you to stop. Dapat ay nagpapahinga at nagre-relax na tayo kapag ganitong oras. Mautoridad na sabi nito. Napilitan siyang sumunod kahit palihim na umismid siya. Hinubad niya ang suot na gloves at tinipon ang ilang materials na ginamit niya. Pagpasok ni Janet sa hotel ay nakasunod si George sa kanya. Let's have some wine bago tayo matulog. Tatanggi sana siya pero hindi na siya nito binigyan ng pagkakataon. Maghihintay ako sa bar, sabi nito, saka tumuloy sa kinaroroonan ng bar. Napabuntong hininga na lang siya habang inis na kasunod ng tingin dito. Hindi porke boss kita, pwede mo na akong pasunurin sa lahat ng gusto mo, sa loob-loob ni Janet. Huwag mo na subukang iparamdam sa akin interesado ka sa akin dahil wala na akong balak maging pillow friend ng isang executive na katulad mo na babayang ginagawang libangan. Pagkatapos niyang mag-shower at maayos ang sarili, ay bumaba siya sa bar kung saan alam niya naghihintay si George. Saradong hotel habang under renovation, ngunit bukas ang bar na nasa ground floor at malapit lang sa lobby. Bakit ka nga pala nag-hire ng bodyguard noong nakaraang buwan? Usisa nito sa kanya. Nagulat si Janet sa tanong nito. How did you know, sir? I have a friend na kaibigan ng may-ari ng security agency na kinunan mo ng bodyguard. Napilitan tuloy siyang magtapat dito. Yung ex ko kasi ayaw pa rin akong tigilan. Kaya for a while ay nag-hire ako ng bodyguard. Mabuti naman at tinigilan na ako. Gustong makipagbalikan? Tumango siya. Pero ayoko na. Besides, he's married. Sumimsim siya ng piña colada. Please sir, ayoko na pag-usapan ng tungkol sa personal kong buhay.
lalo na kapag tungkol sa ex-boyfriend ko. Ah, okay. I respect that, sabi ni George. Ang pag-usapan na lang siguro natin ay ang pagpunta natin sa Puerto Villa, Corazon. Habang nakahiga si George sa kama sa loob ng kanyang kwarto, ay si Janet ang iniisip niya. Aaminin niya, Janet Miranda was every bit a beautiful woman, but she was also very intriguing. Hindi na siya nagtataka kung bakit minahal ito ni Samuel at kung bakit ayaw pa rin bitawan ito ng lalaking iyon. Kaya lang ay mukhang mailap ang dalaga. Nadala na siguro ito dahil sa ginawa ni Samuel rito. At kung patuloy itong magiging aloof, ay mahihirapan siyang makuha ang loob nito. He had to work double time. Nauna na siyang bumalik sa Maynila dahil mukhang nakakahalata si Janet na gusto lang niyang bantayan ito. Tinatawagan na lamang niya ito from time to time upang kamustahin. Pero 2 araw lang ang lumipas, ipinasundo niya ito sa isang staff niya pabalik sa Maynila. Isang gabi hindi siya mapakali. Si Janet ang gumagambala sa isip niya. Naisip niyang tawagan ito. May gagawin ka ba? Wala naman sir. Why? Tanong ito. I feel like going out tonight pero wala akong mayaya. Pwede ba kitang daanan dyan? I'm sorry sir, but I don't feel like going out. Mas gusto kong manood ng DVD dito sa bahay. Hindi niya inaasahan ang tahasang pagtanggi nito. Ah, okay. Next time na lang siguro. Kapag type mong lumabas. I'm sorry sir, but count me out on your list because I don't usually go out on dates. Buong kaprangkahang sabi nito. Unless with the group, no problem. Isama natin si Narisi one time. Bring along some friends. Hindi ako nangangako sir, pero hindi ako komportable lumabas na ang boss ko ang kasama ko. Iba ang group of friends mo dahil iba rin ang mundo mo. Natawa siya ng bahagya. I don't agree with you, Janet. Kailan pa nagkaroon ng classification ng pakikipagkaibigan? Hindi ba ako pwedeng sumama sa group of friends niyo? Napubuntong hininga si George. Mukhang sasalagin lang na sasalagin ni Janet ang mga pagtatangka niya maging malapit dito. Pero hindi siya dapat sumuko. Kailangan niya ito para sirain at pabagsakin si Samuel. Alam niyang pagbubuksan din siya nito ng pinto. Tinanggihan ni Janet ang imbitasyon ni George dahil parang nakikinita na niya kung saan patungo ang mga ginagawa nitong iyon. Interesado ito sa kanya at may pangamba pa sa dibdib niya. Pagkalipas ng 2 araw ay nahila naman siya ni Aya sa party ni Rizzi. Na-promote ito sa trabaho kaya nag-celebrate ito. Niyaya nito ang malalapit na kaibigan sa isang videoke bar at kumuha sila ng isang private room. Doon sila nag-videoke at nag-party. Sa kalagitnaan ng kasiyahan ay isang hindi inaasahang bisita ang dumating. Look who's here! Si Sir! Halos patining sabi ni Rizzi. Sa lahat ng naroon ay si Janet ang natigilan. And to her surprise, sumali ito sa katuwaan, nakipagkantahan, nakipagbiruan, at game na game na nakiparty sa kanila. Hindi man niya aminin, George was gaining her respect and admiration more. Okay talaga si Mr. Montefalco, no? Ani Aya na makauwi sila sa bahay. Inihatid sila ni George bago nito ihatid si Rizzi. Siya na talagang bagong crush ko. The man of my dreams. Hindi siya kumibo habang parang teenager na kinikilig si Aya. But deep inside her, humahabi na talaga si George ng puwang sa kanyang puso. Matagal na siyang nakahimpil sa tapat ng bahay na tinutuluyan ni Janet ay hindi pa rin tumitinag si George. Sinisipat niyang bahay mula sa nakabukas na bintana ng kanyang sasakyan. Ano ba talaga nagdala sa kanya sa lugar na iyon? Ang planong makuha ang kalooban ni Janet na gagamitin niya laban kay Samuel o ang kagustuhang makasama ang dalaga? Napubuntong hininga siya. Basta ang alam niya, gusto niya makita at makasama si Janet. Bumaba siya ng kotse. He rang the doorbell with anticipation. 3 araw na nakakalipas mula na magkasama sila sa party ni Rizzi, pero gusto niya makita at makasama ang dalaga. Sir! Halatang nasorpresa si Janet na mapagbuksan siya nito ng pinto. It was past 8 in the evening. His breath suspended in his chest upon seeing her in denim shorts which clung to her curves. Naagaw ang pansin niya ng long at well-toned legs nito. His gaze traveled up to her face. She had pulled her hair up to a ponytail, wearing no makeup. Hi, you look only 18 in your get-up. Ang pagkasorpresa sa mukha nito ay napalitan ng ngiti. And you too, look like a teenager, sir. Naka-denims lang siya, simpleng t-shirt at casual shoes. Oh, sana sunog, bakit napasugod ka? Pabiru ng tanong nito. Lihim na naidalangan niyang huwag naman sana siyang tanggihan ni Janet dahil hindi niya alam ang mararamdaman niya. Isa pa, masasayang ang effort niya.
Naistorbo ba kita? Tanong niya rito. Ayaw mo kasi sumama sa akin ng lumabas kaya nagpunta na lang ako rito at nagdala ng dinner. Sabi niya. Ipinakita pa niya rito mga pagkaing nakabalot sa aluminum foil na hawak niya sa magkabilang kamay. Tila noon lamang nito napansin yun. Sir, yun lang ang tanging nasabi nito. O, wag mo sasabihin tatayo ka na lang dyan. Baka naman gusto mong tulungan ako rito sa mga daladala ko. Napapangiti habang naiilang na kinuha ni Janet ang pagkaing. Nasa isang kamay ni George. Pwede na ba akong pumasok? Tanong nito. Nandito ka na? Alang na may pagtabuyan pa kita. E dinawalan ako ng trabaho? Pabirong sabi niya pero aaminin niyang cute para sa kanyang style ng pagiging persistent nito o mas tamang termino siguro ang pangungulit nito. At naghahatid yun ang kiliti sa damdamin niya. Ang dami naman itong dinala mong pagkain, sir, sabi niya habang inaayos nila sa mesa ang mga dala nito. Actually, mayroon pang naiwan sa kotse, sabi nito sa katumalikod. Maya-maya ay muling bumalik ito at may dala pa itong champagne. Sinalubong niya ito at kinuha ang bote ng champagne. Ikaw naman kasi, sir, bakit ganito karaming dala mong pagkain? Because a special woman deserves special attention. A special woman? Napatigil si Janet. Matutuwa ba siya sa ipinapahiwatig ni George? Napawaw siya na mabuksan niya ang foil na may lamang burong talangka. This is my favorite, bulalas niya. Hindi ba favorite mo rin ito? Chicken barbecue na may kasamang atsara ang laman ng isa pang container na natatakpan ng foil. Oh my, I love this! Sambit niya habang nilalanghap ang aroma ng chicken barbecue. I know, sabi nito. Kaya nga yan ang dinala ko. Paano mo nalamang favorite ko to? Maang natanong niya. I did my research about you. Natigila siya. You did? Tumango ito. Nawala ang ngiti sa mukha niya. But why? Hindi ko alam. Maybe because I want to know the private Janet Baranda better. Naramdaman niyang naginit ang kanyang mga pisngi. Wala si Aya. Nag-date sila ng boyfriend niya. Maid lang ang kasama ko rito. Okay lang naman siguro mag-stay ako ng isang oras o higit pa. O okay lang, sir. Siya na ang nag-ayos ng mga pagkaing dala ni George sa table sa lanay na nasa likod bahay. Mas magandang ambience doon dahil malakas ang hangin. Maliwanag din doon kapag binuksan ang mga ilaw sa maliit na garden. Bakit hindi mo imbitahan ng mga female associates mo at ako ang kinukulit mo? Tanong niya kay George. Kunwari ay naiinis siya sa pangungulit nito. Ikaw ang gusto kong makasama at lubos na makilala. Nagsasawa na ako sa mga babaeng walang ginawa kung hindi magpakit sa harap ko. Binuksan nito ang bote ng champagne na dala nito at sinalinan ang kanilang mga baso. May billiard table pala rito, pansin nito. Sa brother ni Aya yan. Do you play billiards? I do, sir, sagot niya. Maglaro tayo pagkatapos kumain. Pagkatapos i-enjoy ang masarap na pagkaing dala ni George, ay nagkape naman sila. Tell me more about yourself, Janet. I want to know you better. Ano naman ikikwento ko sa inyo, sir? About your ex? Kung ano talaga nangyari sa relasyon niyo? Bakit ganun ka-interesado tungkol doon? Because I think you're not over him yet. I can feel you're still bitter. Hindi sinakikialam ako. I am just concerned about you. Thank you, sir, pero ayoko na pinag-uusapan yun. Pero sige, let's have a deal. Maglaro tayo ng billiards, first to two. Kapag una akong nakadalawang panalo, ikakwento ko sa'yo tungkol doon. Okay, call, sabi ni George na umahon na mula sa kinaupuan. Naglaro sila, they enjoyed the game. Siya ang unang nanalo pagkatapos ay si George. Sunduli siyang nanalo. Sa pangalawang tira pa lang, naipasok na niya ang ball number 9. Paano yan, sir? Ako ang nanalo. Hindi ko alam na magaling ka mag-billiards. Marami pa sila na pag-usapan. Marami pa siyang nalaman tungkol sa pagkatao ni George sa mga sports na kinahiligan nito. Kung ano ang nangyari sa mga past relationships nito at kung bakit gusto nito sa Australia na manirahan kapag tumungtong ito sa edad na 70. To her surprise, ni hindi ito nagtangkang magbukas ng tungkol sa interes nito sa kanya. He didn't even attempt to take advantage of her. He had been very nice, a real gentleman. Mag-alas 11 na magpa siya itong umuwi. Bago ito umalis ay pinaalala nito ang pagpunta nila sa Puerto Villa Corazon habang hinihintay na matapos ang renovation ng hotel sa Baguio upang magawa na niya ang interior decoration noon. Dahil sa ginagawang pakipaglapit ni George kay Janet, magawa kaya niya makuha ang loob ng dalaga? Mapanindigan kaya ni Janet na hindi siya mahuhulog sa binata? Iyan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.